Hello po sa lahat. At muli na naman tayong nagbabalik, guys, para po mag-share sa inyo ng mga panibagong sewing tips. At share ko po sa inyo dahil meron pong nagpagawa sa akin ng isang pleated skirt katulad ng nasa larawan. Kaya lang, yung kanyang tila ay hindi po checkered. Ito po yung royal blue. Pero kahit anong klase ng tila or kulay ay pwede po natin gawin yan na isang pleated skirt. So, ang length po nito, guys, na ating gagawin ay nasa 16 inches. Yan. Lagi po tayong maglabas ng mga at least 3/4. Yung natira kalahati dyan ay para po sa kanyang pakain. Then kunin natin ang full length. Then add tayo ng allowance na 3/4 or 1 inch. Depende na po sa inyo yan. I-mark lang po tayo. Okay, cut natin at kailangan po natin dito ng dalawa at para po yan sa kanyang harap at likod. Okay, at sunod natin yung kanyang waistband. Okay, ang sa waistband po ay depende po sa inyo kung gaano kalapad ang inyong gagawin. Itong sa akin po ay nasa 1/4 lang po ito. So mag-cut lang po ako rito ng mga 4 inches dahil naka double fold po yung aking gagawin. Yan, tabi lang muna natin itong sobra. Okay, at ito yung ating gagawin. Itong isa para sa harap at yung isa para sa likod. Yan yung ating mamarkingan. O tara guys, samahan nyo ako kung paano natin mag-divide ng ganitong klase ng skirt. Okay po, simula na po natin ang pag-divide ng ating skirt. So ang ating waistline ay 24, ang kalahati ay 12. Kailangan po natin makagawa dito ng 7 pleats. So need natin na gumawa ng 1 3/4 na 7 piraso. So mula dyan, yan sa 12 inches na yan ay 1 3/4 1 3/4 1 3/4 hanggang makagawa tayo ng 7 piraso na 1 3/4 para po sa makabuo po tayo ng 12 inches na lapad. Okay, at mamark lang po tayo dito sa gilid ng mga 1 inch or 3/4. Depende na po sa inyo yung inyong sewing allowance. So mula dyan ay buhit lang po tayo dito ng 12. Yan. Tapos mula dyan sa 12 ay doon tayo magsisimula na sukatin yung natira mula doon sa minarkingan natin na 12. Yan, mula dyan. Sukatin natin kung ilan ang natira sa ating fabric. Yan, ay umabot po yan ng 45 inches. So, yung 45 inches na yan, yan po yung ating i-divide. So, sabi ko nga sa inyo, 7 po ang pleats na ating gagawin. Kaya ang 45 ay i-divide po natin yan sa 7 ay magiging 6.4 ang ating magiging fold. Yan, 6.4. Yan, kita nyo, 6.4. So yun yung ating gagawin. Okay. Mula dyan sa guhit, yan, mark tayo 1 3/4. Yan, tapos yung para sa kanyang fold, 6.4. Yan. So ulitin natin, 1 3/4 na naman, tapos 6.4. So ganun lang, 1 3/4, tapos 6.4, hanggang sa umabot po tayo dyan sa dulo ng ating fabric. So need natin dyan ng 7 na 1 3/4 at 7 rin na 6.4. Yan, at yun din ating gagawin doon sa kabilang fabric. Yan, marking lang tayo 3/4 or 1 inch, tapos 1 3/4, tapos 6.4.
Ayan. Ito yung ating pagdugtong-dugtungin, bawat marking. Parang katulad po nito. Ayan. So, marking to marking. Ayan. So, dalhin natin to sa makina. Okay, yung pangalawang marking ay itapat natin sa pangatlong marking. Ganyan. Yan, pag nanahi po kayo, huwag yung idiritso. Yung pangalawa, ilagay naman natin doon sa kasunod na marking. Tapos huwag yung idiritso ang tahi. Pakagat lang po kayo ng mga 1/4 or 1/2. Kasi malapad po yung ating fold. Mahirapan po kayo pagsiksik pag inyo po yung diniritso. Ang ganyan lang po. Yan, huwag yung diniritso. Konti lang. At pakisigurado nyo po yung ilalim niyan. Baka bisting kayo ng bisting at yung ilalim ay hindi na pala natatamaan ng tahi. Kaya pakisure nyo po yan. Kaya nakita nyo sa video na inaayos ko po yung ating mga pleats para yung ilalim ay makagat din po ng ating tahi. Kasi baka po tahi kayo ng tahi ay hindi na pala tinamaan yung ilalim. So make sure na maayos yung ilalim para hindi po kayo magkakalas. So ganyan lang po ang proseso hanggang sa matapos po yung fabric na yan. Yan, yung isang fabric na yan ay ang sukat niyan ay umabot po yan ng 12 inches. Yan. So yung kabila ay ganun din ang ating gagawin. Yan, ito yung kabila, hindi ko na lang pinakita sa inyo ng para hindi po tayo magtagal. Okay, at ito po yung ating ipaplansa, yung dalawa na to. Plansa natin. Okay, dito na tayo sa plantsahan. At pag nagplantsa po kayo, ay pakisure nyo po na yung lapad ng mga plates ay pare-parehas po. Para pag naplantsa po natin, ay magiging maganda po ang kalalabasan ng ating plantsa. Yan, medyo pabuka lang po natin ng bahagya yung ating skirt. Tapos, lagyan natin ng tubig, sprayhan natin para maganda ang magiging hagod. So, harap at likod po ang pagplansya nito, ha? Harap at likod. Okay. Naplansya na po natin. At dalhin na to natin sa makina para lagyan natin ng zipper. Okay, magtastas lang tayo ng konti. Dito po yung mark, yan, para po yan sa kanyang sewing. Tastas lang po tayo ng konti para pag nagtahi po tayo ng zipper ay hindi po makagat yung pleats na yan. Okay, ang ating length po ng ating zipper ay depende na po sa inyo kung gaano kahaba. At ang gagawin ko po dito ay mga 6 inches lang po ito. Yan, 6 inches lang. Yan, at pasensya na po kayo dahil yung zipper natin ginamit ay mahaba. So, wala po kasi akong available na maiksi. Pero yung zipper na yan ay magic zipper po yan. Mas maganda po gumamit po kayo ng magic zipper. So sa pagkabit yan ay huwag nyong hihilain yung ilalim, yung tila. Pabayaan nyo lang yung tila. Ang hilain nyo ng bahagya lang ay yung ating zipper.
So, sa pagkabit ng magic zipper ay need nyo po ng half-put. Half-put ang gamit po sa pagkabit po ng magic zipper. Yan, pantay lang natin yung baba para sure na hindi po tayo mag-high and low. Okay, at ano na natin yung kabila. Atin na po yung idugtong. Yan, tanggalan na po ng konting tahi. Okay. At yung ito, itong side na to ay ibiyak po natin yan. Papailalim po natin, ibibisting natin yan. At paplansahin natin yan mamaya para magiging flat po yan. Ganyan, ipasok natin. Yan. So, para hindi siya kita na meron po siyang dugtong sa side. At yung zipper naman ay atin din pong isarado. Yan, lock lang po natin. At yung kabila ay ganun din ating gagawin. Iayos lang po natin yung plates para hindi po magkaroon ng aberya. Okay, at sunod natin yung ating laylayan. So, hindi na po ako nag-overlock ng laylayan kasi ang gusto ko po dyan ay double fold. So, half inch lang po yung unang gagawin ko na 116, half inch lang po ang lapad. So, inuulit ko, depende na po yan sa inyo kung ano yung gagawing pagtahi dyan sa ating laylayan. Pwedeng hindi double fold, overlock lang, pwede rin double fold. So yung aking ginawa ay double fold po yan. Okay, at sunod naman natin gagawin ay yung kanyang twist band. Okay, sure nyo muna yung tama ba ang twist line na ating ginawa bago tayo maglagay ng twist band. Okay, yun, sumakto po siya, 12. Yan. So, lagyan natin ng twist band at parong side po ang ating paglagay. So, ang pakain po natin dyan ay 1/2 inch lang po. Okay, at ito na po yung ating i-close. Yan, check lang po natin kung hindi ba nag-high and low ang ating twist band. Okay, at i-double fold po natin ang ating twist band. Ganyan.
So kaya ko po dinubulpol dyan kasi wala po yung pilon. Pero kung meron po yung pilon, ay wag na po ninyong idubulpol dyan. Yan, cut lang po natin. So inuulit ko, sinadya ko po yan na double fold kasi po wala po yung pilon. Pero kung meron po kayong pilon, ay wag na po ninyong i-double fold ang inyong waistband. Okay, atin na po itong itatap. So siguraduhin nyo na pag nagtahi po kayo dyan ay hindi po makikita yung tahi sa ilalim. Yan, naka-double fold po. Tingnan nyo maigi. Yan, at huwag nyo hayaan na makita po yung tahi sa ilalim. Kailangan natakpan po yan para malinis po yung ating gawa. Yan, double fold. So ganyan lang po ang inyong gagawin, basta i-double fold nyo lang yan. At ang kailangan maging finish niyan ay 1 1/4. Pero depende na po sa inyo kung gaano kalapad ang desire na inyo ng pagmagawa kayo ng waistband, kayo na po ang bahala. Pero sa akin po ay 1 1/4 po yan. Okay, malapit na po tayong matapos. Okay, paikutan lang po natin ang tahi. Kahit magtahi po kayo dyan sa ibabaw ng mga 1/8. Yan. At ito na po yung ating paplansahin, yung laylayan niya. So ganyan po, wala po dapat high and low. Yan, hindi po kita na merong zipper. Okay, dito na po tayo sa plansahan. So gamit lang po tayo ng spray kasi wala pa akong plancha na may direct na tubig, kaya spray po yung aking ginagamit. Okay, ang unahin natin yung ating ginawang dugtong sa bawat side. Ganyan, kailangan nating planchahin ng maayos yan. Okay, at sa kabila ay ganun din ang ating gagawin. Isunod natin ang ating laylayan. Yan, na-sprayhan ko na po yan ng tubig, kaya paplansahin ko na lang ng dire-diretso. Okay, paikot po yan. Okay, ang susunod natin gagawin ay yung kanyang pleats sa laylayan. Yan to, yan. Plansahin natin uli yan para maging maganda ang pagkahubog niya. Yan, dito muna tayo sa right side. Ganito po ang pagplansa niyan. Yan, kabilaan. Ganyan lang po, kabilaan na. Hanggang po yan sa matapos po ang pleats na yan. Hanggang dun sa dulo. Yan. Pagkatapos yan ay baliktarin natin. Ay doon naman tayo sa wrong side, sa ilalim. Plansahin din po natin yan. Yan. Katulad lang ng procedure yan dyan sa isa. Yan. Hanggang sa matapos po. Okay, tapos na po yung ating pagplansya. Isunod naman natin yung ating waistband. Yan, para maging maganda ang lapat po ng ating waistband. Plansyahin lang po natin. So, ayan, tapos na po yung ating pagplansya ng ating skirt. Sana po nakatulong sa inyo yung ating pag-assemble ng skirt. Yan. So maraming salamat po sa pag-support, panonood ng ating video. Huwag niyong kalimutan po na i-share, i-like ang ating video para kapulutan din po ng aral ng iba.
So maganda po yun guys, yung ating wala lang po tayong manikin para maipakita ko po sa inyo kung gaano kaganda yung ating gawa. So hanggang sa muli po, paalam!